Magandang hapon po sa bawat isa. Kumusta po tayo? Ako po pala si Pastor Larry, ang tagapagsalita ngayong hapon na ito. So, ayun po, nandito na lang po tayo sa ating online Bible study. Ngayon po, yung topic pa rin po natin, ito po yung mga testimony nung nakalipas na camping. At nung summer camp, ang pinag-aaralan po natin is about dun sa last call. So, kinainihan tayo ng Panginoon na sabi niya, uminom ng tubig na nagbibigay buhay. At ngayon pong camp na ito, ganun pa rin po, nag-aanyaya pa rin ng Panginoon. At inaatasan niya po tayo na tayo rin ang mag-final call sa mga tao. So, nandito pa rin po tayo sa pag-testify. Ayun po, mag-share lang po ako ng screen. Sabi niya po dito, last call. Kulang na lang yung nalilalabing oras. Tama po, final call. Dun sa pagka nanonood po tayo ng basketball, eh sabi nga, last 2 minutes. Di ba po, ito na po yung mga player. Eh, talagang sobrang nagseseryoso sila kasi matatapos na yung oras at naghahabol sila ng points para manalo. At sa sabi niya dito, yung final call, eh, mga kabatid, konting-konti na lang yung oras. Minsan, ito po yung mga nangyayari, yung mga na-share po natin sa iba't ibang lugar. Marami po tayong testimony nung camp na sobrang nakaka-touch na kulang na lang, mga kapatid, eh, yung palang makakilala yung tao sa Panginoon bago niya kunin. Amen po. So, ito po, sabi nga, eh, natasan po lahat tayo. Sabi niya po dito sa pahayag 22 verse 17, nag-iimbita ang banal na espiritu at ang babaeng ikakasal. Hali kayo, lahat ng nakarinig nito ay magsabi rin. Yung tinawag nung una ng Panginoon, in-invite niya at nakarinig. Kailangan rin raw po na tayo rin ay magsabi ng hali kayo. Lumapit ang sinumang nauuhaw at gustong uminom ng tubig na nagbibigay buhay, wala itong bayad. Sabi nga, baka ikaw ang last call na nung minsan kakilala mo, kamag-anak mo, at kailangan may gawin po tayo. At dito po sa camping na ito, may mga testimony nangyari sa amin. Unang-una mga kapatid, yung camping na to, talagang sa una, nandun ang struggle mo, ang hirap kasi yung kaaway talagang gumagawa ng mga reason para atakihin ka, para ibigay lahat ng dahilan para hindi makasama ang isang tao sa camp. At nangyari rin po sa amin yon. At sa akin mismo mga kapatid, kasi nung time na yon, yung kinagabihan bago mag-camp, eh, yung isang anak ko, yung bunsong lalaki, eh, inaapoy ng lagnat nung time na yon. At parang nandun na, syempre, dahil ama ka, nandun yung pagkikare mo ba dun sa anak mo na pwede na masarap sabihin eh, mag-online na lang muna, parang ganon. Pero mga kapatid, may nag-uudyok sa espiritu mo na kailangan pumunta. At ganun rin, kailangan may idala yung mga members doon sa camp. At alam niyo po, sa una, pati yung mga members, hindi sure kung sasama. Parang ganun, parang may ilan na talagang interesado, may ilan na talagang, yun na nga, parang pahirapan sa pag-invite, parang ganun. At maraming reasons, ganyan. Pero praise God, kasi sa pangungulit, eh, sumama po ng camping. At ito po, nung gabi na yon mga kapatid, eh, talagang yung anak ko, eh, inapin ng lagnat. Pero sabi po nung wife ko, sabi niya, sige, tumuloy ka, kaya naman ito. At nung umaga na at nag-bibis, nagpe-prepare na lahat, ito naman po yung time na nagkaroon ng earthquake dito sa North. At sobrang lakas po dito sa Pangasinan.
na talagang ilang minuto yon. I think mga 3 minutes tumagal po yon. Pero sige lang, inayos po natin. At alam po naman natin na transportation expense, eh, hindi yan biro. Lalo na ngayon, ang diesel po, di ba? Sobrang mahal, ganyan. Tapos, ito pa, sabi nga, di ba yung pagka nagbiroan yung mga, kwan, yung magkarelasyon, sabi, sa pagka sinabi raw ng karelasyon, eh, dali mo naman ako dun sa mahal na lugar. Yung lalaki, saan po dinadala? Sa gas station daw kasi mahal raw ng bilihin ng gasolina. Tama po ba? Ngayon po mga kapatid, yun nga, pati finances ng church, ganyan, ayusin natin. Talagang i-squeeze natin or talagang by faith tayo mga kapatid. At pagdating yun po natin doon sa lugar, eh, nandyan pa rin ang kaaway. Talagang pinipigilan niya kahit yung gawain sa church. Pero alam niyo po, nung wala pang programa nung ayun, ramdam na kagad yung pagsama ng Panginoon. Amen po? Ramdam mo kagad na sabi niya, nandito ako. Amen po na ito nga camping na ito, pang unbelievers na, di ba? Sinare sa atin ng ibang kapastoran po natin na pang unbeliever, pero yung espiritu ng Diyos, yung presensya ng Diyos ay sobra-sobra na masasabi mong isa sa pinakamagandang camping yung nangyari. Mga kapatid. At ito po, yung mga kasama po natin, eh, may mga nangyari rin po sa kanila. Dito po sa isa nating kasamahan, sabi niya na gano'n na, Pastor, sobrang drain ako before camp at aaminin ko, sabi niya na gano'n, lahat ng dahilan para hindi makasama ay sinabi ko na, sabi niya gano'n. Pero salamat sa pangungulit ninyo, nakasama ako, sabi niya. Dati pagka nagpe-pray ako, talagang struggle ako. Struggle akong makuha yung presensya or yung yakap ng Panginoon. Pero itong camp na to, sobrang pinuno ako ng Lord. Sabi niyang ganon. Sobrang pinuno ako ng Lord. At ngayon po, nagiging malinaw sa akin yung pagkatawag sa akin. Sabi niya na ganon. At alam niya po, itong kasamahan po natin na ito, eh, sa church po ngayon, eh, sobrang active po niya at sabi niya sa akin, malapit na po pastor, sabi niya sa akin, tinawag po ako ng Panginoon na mag-worker, sabi niya gano'n. So sabi ko, praise God, kasi may nangyayari dun sa mga kabataan po natin. At itong kabataan po natin na ito, eh, sobrang sabik sa presensya ng Lord at every night nandun yung pananabik, yung pang ramdam mo kagad pagka sabi niya, pagka nagpe-pray po ako, ramdam ko ang presensya ng Panginoon. At sabi niya na ganoon, alam ko pastor, hindi lang ako gagamitin doon, eh, ang ministry natin, sabi niya, eh, hindi lang sa simbahan kung tumatayo ka, sabi niya ganoon, ang ministry po natin, sabi niya na ganoon, is nasa labas. So, nasa labas para sharean yung sa family, sabi niya. Kasi po, marami pa siyang gustong sharean doon sa pamilya niya. Tapos, sabi niya, sa ibang tao. At yun nga po, doon sa camp kasi, mga kapatid, eh, ang final call po, eh, tayo ang inaatasan ng Diyos na magsabi sa iba na halika kayo. Amen po. Yung isang kabataan naman po natin, mga kapatid, eh, ganun rin. Sobrang sabi niya sa akin, para akong cellphone na lobat, sabi niya. At hindi ko alam kung paano bumalik dun sa dati. Hindi ko alam kung paano ako bumalik sa dati, sabi niya. Pero nung time na nag-worship na, sabi niya na nung camp, sobrang
talagang pinuno ako ng Diyos, sabi niya na ganon, na yung nanghihinang puso ko, yung saradong puso at isipan ko, sabi niya na ganon, ay biglang nabuksan. Ni-reveal ng Diyos yung pagkukulang ko, sabi niya na ganon, kasi sabi niya, ilang araw akong pinipilit na mag-camp, pero umaayaw ako. Pero di ko alam, sabi niya na ganon, yung time na ito, nag-ayos ako ng gamit at pumunta sa camp. Ang Panginoon, sabi niya, alam ko mahal niya tayo at gagawa ang Diyos ng paraan para manumbalik yung lakas natin sa Kanya. Sabi niya ganon. Tapos sabi po kasi dito sa Isaiah 40 verse 31, sabi niya, but those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and no grow weary. They will walk and not be faint. So, yung lumalapit sa Panginoon, yung he who waits upon the Lord, sabi niya naman, shall renew their strength. At kwan po, nakakatuwa po tong kabataan natin na to ngayon. Kasi isa po siya yung nangunguna sa mga gawain sa church. Yung sabi niya, magsisimula po ako muli. Sabi niya ganon. So, sa runner, ganon, sa paglilinis, ganyan, nandun po sila active na active po sila ngayon. At alam niyo po, sa totoo lang, sa church po ng Nueva Ecija, yung, ewan ko po, dahil po sa pandemic, sa mga nangyari, maraming mga kabataan ang nanlamig, mga kapatid. Pero ang Diyos ay tapat po. At itong camp na to, isang key para yung mga kabataan po ng Nueva Ecija ay manumbalik. At sunod-sunod po, unti-unti, naaayos po. At marami na rin mga kabataan ang nagiging active sa church. At yung isa naman po na kasamahan po natin, sobrang iyak na ngang iyak niya nung camp. Kasi po, sabi niya sa akin, nag-open siya, lahat na lang po ng gawin ko dito ay mali. Sabi niya ganon. Doon raw po sa kanila. Lahat na lang ay nasisita. Sabi niya ganon. Lahat na lang parang wala na akong ginawang tama, puro ako ngayon may palpak, may mali. Pero sabi niya, biglang may sinabi si Pastor Boy, sabi niya na gano'n, na hindi tayo perpekto, sabi niya gano'n, na tayo ay nagkakamali, tayo ay sabi niya sumasablay, ganyan, na sabi niya na gano'n, pero ewan ko sa Panginoon na mahal niya tayo, na hindi niya tayo pinabayan at pilit na, ewan ko, may iba siyang pagtingin sa atin na hindi yung tulad ng pagtingin ng ordinaryong tao. At ang Panginoon, pinili ka, tinawag ka. At itong kabataan po natin na itong hagulgol ng hagulgol, iyak ng iyak na sa Panginoon, iba pala yung pagtingin niya sa akin. Sabi niya na ako pala ay sobrang special sa kanya. Sabi niya na ganoon. At may na-highlight po kasi sa camp rin na itong kabataan na ito. Yun nga po, nakapag-share ng isang tatay na yung tatay na yon lagi niyang kakwentuhan, kasheran. At sa last call, sabi niya na gano'n, itong tatay po na ito napatanggap niya. At dun sa lugar na yon mga kapatid, nabalitaan na lang po nila na after nung mga times na yon parang di na nila nakita yung tatay, pero nabalitaan nila, kinuha na pala ng Panginoon. Sabi ko sa kanya, mga kapatid, ito yung time na magseryoso ka uli. Ito yung time na bumalik tayo sa Panginoon. At ang pagkatawag mo sa kanya, sabi ko, may pagkatawag ka sa Lord . Sabi ko sa kanya na gano'n. Pinili ka ng Panginoon. Kung hindi man ma-appreciate ng ibang tao ito, ang Panginoon, appreciate na appreciate ka. Na sobrang nagpapasalamat ang Diyos sa ating paglilingkod, sa ating time sa Kanya. At yun po, yung last naman po,
Ito naman po yung isang kasama natin na sabi niya na ganon. Ako po ay active sa church, sabi niya na ganon sa amin. At may isang pastor, sabi niya sa amin, sa akin na ganon, may nagtanong, lahat ba ay may ministry sa church? Sabi niya na ganon. Lahat po ay nagsabi, meron, sabi niya na ganon. Meron raw mga ministry sa church. Pero sabi nung tanong nung pastor sa kanya, diyan ba sa ministry na yan, nalulugod po sa'yo ang Panginoon? Bigla po siyang napahinto at napaisip, mga kapatid. Doon ba sa ginagawa ko ngayon sa Panginoon, sabi niya sa sarili niya, nalulugod ba ang Diyos? Tinanong niya po yung sarili niya, nalulugod ba ang Diyos sa ginagawa ko ngayong ministry? At doon po, hagulgol siya ng hagulgol na sabi niya, Panginoon, kung ako man ay nagkukulang sa'yo, patawarin niyo ako, sabi niya ganun. Kung may mali pa ako or may pagkukulang pa ako sa ministry, tulungan mo kung makorek ito. Alam niyo po, ginawa po ng malinaw ng Panginoon yung ministry na binibigay sa kanya. At sabi ko sa kanya, habang lumalapit tayo sa Panginoon, habang sumusunod po tayo sa Panginoon, mas lalong i-reveal ng Diyos yung kalooban niya sa buhay natin. At alam niyo po, isa po dito, yun po eh, sa pagsunod po natin sa kanya, mga kapatid, eh, nandun yung pagsama ng Diyos. Amen po. Amen. At dito po, marami po tayong natutunan sa camp. At kami pong mga manggagawa or kapastoran ay patuloy na inaayos, kinakausap ng Panginoon. Isa po dito yung sinasabi po ng Diyos na ang ministry ay hindi lang sa loob ng church. At pastor ka man, worker ka man, leader ka man ng church, eh kailangan mga kapatid, tayo po ay lalabas pa rin, mag-share pa rin ng Word of God. At patuloy po tayo nire-remind ng Lord na yung activity ng church, hindi lang sa loob ng simbahan, kundi natasan tayo ng Diyos na humayo. Amen po? Humayo. At ang programa po ng simbahan natin ay patuloy na ini-improve, nag-upgrade, at patuloy na inaayos ng Diyos ayon sa perfectong kalooban niya. At sobrang, alam niyo po, na-miss ko ang camp, personally. Ilang camping po tayo na nag-online, pero ibang-iba pagka face-to-face talaga. Ibang pagkilos ng Panginoon, at sobrang nakakapuno ng sabi nga, ng baterya. At tunay nga na pinapalakas ang bawat isa. Sa atin po na nandito ngayon sa Facebook Live, ng pag-iisip, magsisi na tayo at lumapit tayo sa Diyos kasi alam natin mga kapatid, malapit nang dumating ang Panginoon. Amen po ba? Yun po, God bless po sa bawat isa. Yes, so God Lord, salamat sa oras na ito, salamat sa bawat testimony, salamat sa bawat kalakasan, Panginoon, na ipinagkakalom mo sa iyong mga anak ko. Diyos, dalangin ko na patuloy mong ingatan ang bawat isa. Nasaan man sila ngayon, ano man yung sitwasyon, Panginoon. Lord, manguna ka, O Diyos, at katagpuin mo ang iyong mga anak, Panginoon. Lord, marami pong salamat sa patuloy na provision, guidance, and protection mo sa amin. Lord, sa oras na ito, ang iyong pangalan ang may taas, mayag, at lahat ng papuri pa sa salamat ay sa iyo lamang sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen.